Hello everyone, all zodiac sign. So ito yung gabay ninyo. Kamusta kayong lahat? Sana kayo ay okay. Yan. Maraming salamat doon sa mga laging bumabalik para manood dito sa ating mga readings, YouTube man or Facebook. Yan. Pati na rin doon sa ating YouTube channel members and yung nag-avail ng subscription sa ating Facebook page. Pati na rin po doon sa mga nag-i-inquire and nag-a-avail ng ating mga personal reading services. So maraming salamat. Marami-rami rin yung nag-avail ng ating video call reading. Yung ating 50% promo. So sadly, patapos na yun. Hanggang 31 lang yun. Okay? Abang-abang na lang uli ng another promo. So this is for all zodiac signs. Simula tayo kay Aries, no? As usual. Ano yung mga dapat mong malaman right now, Aries? Or kung kailan mo man mapanood itong reading na ito? Meron ka ditong Emperor. Oh, this is you. Oh, so this is Aries energy. Mm-hmm. So there is something disappointing na pwedeng mangyari sa iyo or something na ikabobroken heart mo, ikalulungkot mo ng sobra with the Three of Swords, no? So pwedeng may mga masakit na pangyayari itong mga susunod na araw. And some of you, you're dealing with, pwedeng ikaw ay head ng family, or pwedeng you have a magandang position pagdating sa trabaho mo, pwedeng ikaw ay isang boss, no? Okay, so, father, something like, an encounter with a father, no? Whether tatay mo yan, tatay ng anak mo, or ikaw being a father or head ng family. Okay? So, meron something dito about responsibilities. Maliwanag yan with the Emperor card. Okay? So, if you are having problems, no? So, pwedeng iba, pwedeng yung merong someone na hindi ginagawa yung responsibilidad, no, as a father. So kung may yung iba sa inyo, pwedeng may ganyan kayong problema. Hindi na pupunuan yung pwedeng hindi na pupunuan itong person na to yung mga supposed to be na responsibilidad niya. Okay, huwag kang malungkot, Aries, kasi kung ano man itong hinihintay mo with the Seven of Pentacles, huwag kang mag-alala. Darating at darating din yan. Ayan. Kasi dito parang lungkot na lungkot ka na. Huwag kang mag-alala kasi darating din yan. No? Itong mga bagay na ito na itinanim mo, pinaghirapan mo, darating din yung time na aanihin mo yan. So, siguro kailangan mo lang siguro maghintay pa or kailangan mo pa ng patience, pero ka mag-alala, darating din yan sa tamang timing. Meron ka rin earth sign dito. So, merong Taurus, Virgo, Capricorn. Mm-hmm. So, yung iba kung hinihintay ninyo is promotion, pag-angat ng position ninyo. Huwag kayong mag-alala. Darating kayo sa point na magiging successful and stable kayo. Yun yung Emperor at saka King of Pentacles. You see? Kaya itong hinihintay mo rito, huwag kang mag-alala kasi darating at darating naman yan. So, yung iba dito pwedeng may pag-angat sa posisyon or sa kabuhayan. Improvement sa kabuhayan. Specifically, ayan, pera. Kung hinihintay nyo pera, darating yan eh. Ayan, oh, magiging stable din ito. Negosyo man ito, career, o sa pera, sa kabuhayan ninyo. Ito lang siguro yung pinakapangit, Aries, no? Yung something na malalaman mo or mangyayari sa'yo na magiging masakit, mahirap tanggapin, no?
Okay. Next is Taurus. Hello, Taurus. Ito yung gabay mo. Meron kang Capricorn energy, meron kang Cancer energy. The Lover's card. Ito ah. Capricorn, tapos Cancer, and Gemini. Mm-hmm. So I can see here, Taurus, kung meron ka mang paglilipat o pagbabiyahe na balak gawin, mukhang matutuloy naman itong lakad mo and magiging successful naman yung outcome nito kung ano man itong paglilipat or travel na gagawin mo, whether mag-abroad ka man or dito lang sa within the country, no? Or lilipat ng ibang company or lilipat ng bahay. So, nakikita ko dito na magiging successful and matutupad, matutuloy yung pinaplano mong movement or pag-transfer, no? So, nakikita ko dito na may progress, no? Kasi may movement na eh. May paggalaw na with the Chariot. So, kung napufrustrate ka in the past, kung hindi gumagalaw, or napufrustrate ka sa paghihintay, so, asahan mo na ito ay matutuloy na. Kung nagkaroon man ng mga delays. You also have the Devil. So, this is... Meron something dito na hindi mo matatanggihan kahit alam mong hindi dapat. No, temptation. The Devil. Okay? So, pwedeng yung iba dito... Alam nyo nang hindi dapat gawin. No? Alam nyo nang hindi dapat hindi nyo dapat i-involve yung sarili ninyo dyan, eh yun nga, mukhang hindi nyo mahihirapan kayo to resist the temptation, kung ano man ito. Halimbawa, alam mo namang hindi ka na dapat gumastos pa, bumili, mag-add to cart. Nag-add to cart ka pa rin. Pero pwedeng ibang bagay ito. No? Basta this is something na toxic eh. Alam mo toxic or hindi na dapat, pero hindi mo ma-resist yung urge, yung temptation mo rito. Mahirap iwasan para sa'yo, no? Hirap ka tanggihan, hirap ka iwasan. Tao man ito, sitwasyon o bagay. Seven of Swords. Mm-hmm. Okay, someone could be... Mag-ingat ka lang ah, sa mga tao na kakasalamuha mo. Pwede kasing itong tao na to. Pwedeng may pinaplano siyang hindi maganda. O, pwede kanyang agawin yung mga ideas mo. No? So, sneaky-sneaky to. No? So, pwedeng magnanakaw ng ideas. Siyempre, ikaw ang nakaisip, tapos agawin niya yung idea, yung concept, di ba? So, unfair. So, ingatan mo. Ingatan mo yung mga tao na... pinagsasabihan mo ng mga plano mo, ng mga diskarte na gagawin mo. Kasi hindi lahat ng tao na lumalapit sa'yo, nakikiklose, eh talagang gusto nilang makipagkaibigan. Kasi minsan meron silang mga hidden agenda. No? Deception ito. Pwedeng someone na pwede kang i-deceive. The Lover. So, yun nga, pwedeng may Gemini. Meron something dito na importante na gawan mo ng choice or decision. Kasi meron ka Chariot and Lover. So, pwedeng meron kang pinagpipilian or pagpipilian, Taurus. Pwedeng meron yung isang major decision na kailangan gawin. Like, paglilipat, di ba yung binabanggit ko nga. So, may plano kang mag-migrate, mag-abroad, lumipat. Major yan. So, sa relationship, pwedeng iba.
no? May pagpasok dito sa bagong commitment, partnership, or relationship, romantic man ito or business in nature. Okay, so may mga important choices to make, major decisions to make. Okay, next is Gemini. Hello Gemini, welcome dito sa iyong gabay. Meron ka 9 of cups, queen of swords, 4 of cups. Wow, so nakikita ko may paparating na offer sa iyo dito Gemini or another blessing. You have the 4 of cups, no? So pwedeng may marireceive ka another opportunity or blessing. No? Kasi may offer or blessing 'yan, no? May inaabot sa iyo eh. No? So meron kang marireceive dito. Material man ito or hindi, no? Basta merong opportunity or blessing na i-offer sa iyo na matatanggap mo. Okay, yung iba, pwedeng this is a romantic proposal, no? Someone expressing his or her feelings sa iyo. Meron ditong energy ng kailangan mong maging prangka, realistic, diretso, no? Straightforward with the Queen of Swords. Okay. O, may mga matters dito na kailangan, maging honest tayo sa sarili natin or maging honest tayo sa iba. So whether ikaw ito napaprangkahin mo, dediretsuhin mo kung sino man yung tao na tinutukoy dito or yung tao na yun, no, na magiging honest diretso sa iyo. Kasi parang meron ako nakita dito na pwedeng kailangan nang sabihin kung ano talaga yung totoong nararamdaman, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy. No? Ayan, si pwedeng kapareho mo Gemini, Libra, or Aquarius. Tapos meron ding water sign Cancer, Scorpio, Pisces. So nakikita ko dito, Gemini, mukhang meron matutupad na wish para sa iyo. May katuparan. No? Katuparan man ang plano. May matutupad na gusto mong mangyari. Ito yun. No? Makukuha mo yung gusto mo rito and magiging very happy ka with the results. Okay, magiging very proud ka, happy. So nakikita ko rin this is a period ng pagiging blessed. So indeed, marami kang cups dyan. Ibig sabihin, marami kang blessings. Okay? Very happy, contented, no? with these blessings na nakapalibot sa iyo. Kasi ayan na nga, may darating pa nga eh. Opportunity or offer dyan. Okay, Gemini? Next is Cancer. Hello Cancer, welcome dito sa iyong gabay. Hi, the Lovers card. So may Gemini energy. Meron ding water sign energy ka pareho mo, Cancer, Scorpio, Pisces. Strong energy na water sign, ayan na dalawa. Page at saka queen. So, pwedeng meron ditong mag-jowa, mag-asawa, anak, nanay, no? So, yung dalawang water signs, pwede mag-ina, magkapatid. Wow, ang ganda ng mga cards mo. Four of Rods. No? Wow, so nakikita ko dito pwedeng iba, this is a proposal. Pwedeng may magpo-propose sa inyo, alukin kayong kasal. Kasi ayan, no, this is choosing to be in a sacred relationship. And this one also signifies marriage or partnership. No? Meron something dito na magjo-join, magbubuo as one.
no? Kinakikitaan ko rin dito ng pagiging nagmamahalan, no? Isang relationship na talagang kayo ay nagmamahalan, seryoso, malalim, and stability pagdating sa relationship. So this is ano, something na malalim yung nararamdaman para sa isa't isa at matatag. So kung ang tinutukoy man dito ay relationship, family, career, negosyo, this will be a stable one. Or at least ngayon, happy ka, kontento ka, kumpleto at stable, no? Stable yung situation, yung relationship, yung partnership. Okay? So nakikita ko dito someone expressing emotions, no? This is something na very special sa iyo. Or you expressing your empathy or sympathy for someone. So pwedeng iba dito parang nakaka-relate kayo sa iba, and kumbaga meron kayong sympathy, empathy dun sa person na yun kasi nakaka-relate kayo dun sa nararamdaman niya. Kumbaga nafe-feel nyo rin, nafe-feel nyo yung pinagdadaanan ng person na yun. Pwedeng naawa kayo, may malasakit kayo dun, or you care for this person, pwedeng family, friend, katrabaho, or jowa, no? Meron something dito na parang nakaka-relate ka. And merong energy dito na parang may magaan yung palagay ang loob nyo sa isa't isa, palagay ang loob nitong person na to sa'yo, nagsasabi siya sa'yo. Kumbaga, pwedeng takbuhan ka niya pag may problema siya. Ayan. So, kung ito ay relationship ninyo, as mag-jowa, ibig sabihin, very open kayo sa isa't isa. No? Lahat sinasabi ninyo sa isa't isa. Kung ano may mga nararamdaman ninyo. Kaya siguro matatag yung relationship ninyo. Next is Leo. Hello Leo, welcome dito sa iyong gabay. Meron ka ditong Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups. Past or nostalgia, memories. Eight of Cups. So, nakikita ko dito, Leo, mukhang masaya ka naman ngayon, no? Dito sa current relationship mo. Ayan. Everything seems okay pagdating sa family, no? Relationships are in harmony. Nakikita ko dito, kompleto kayo. Ikaw, kung may anak ka na, yan, asawa mo, mga anak mo, mukhang happy naman kayo. Or meron ditong something na matutupad related sa family mo. No, kung may mga wishes ka, gusto kong mangyari, goals, no, mga simpleng kahilingan mo, mukhang meron namang fulfillment dito. Mukhang masaya ka kasi pwedeng natanggap mo na yan or marireceive mo pa lang. Nakikita ko someone here or ikaw is turning away from the past. Ayan. So, pwedeng yung iba sa inyo, naka-recover na kayo, nakalaya na kayo sa past, and nakahanap na kayo ng better relationship, no? So, nakita ko dito na ikaw, you finally let go of this person, or kung meron mang hindi magagandang memory sa'yo in the past. So, mas pinili mo nang mag-move on para harapin ko ano yung mga bagong paparating sa iyo. No? Ayan eh. Meron kasi ditong past and then talagang tinalikuran mo na siya. No? Pwede yung iba dito, meron kayong ano, meron kayong hinahanap na fulfillment or naghahanap kayo ng success or happiness, fulfillment sa iba,
sa iba. Kumbaga naghanap kayo opportunity. So pwedeng ito may kinalaman sa career or sa relationship, no? Ibig sabihin, handa ka ng ano? Handa ka ng makipagsapalaran. No, kung hanapin kung saan ka magiging okay, mas magiging masaya. Okay? Sa career man 'yan or sa ano, sa relationship. Pero 'yun na nga nakikita ko, mahahanap mo yung happiness mo eh. No? So worth it ito kung talagang tinalikuran mo na yung past mo, no? Natanggap mo na, tinalikuran mo na, and then nakahanap ka ng kung saan ka magiging masaya. Whether ang pinag-uusapan dito ay sa career mo or negosyo, relationship mo, no? Or negosyo, pwede rin naman, no? Okay, so pwede ang involved dito is an earth sign. Nakikita ko kasi parang walang growth dito. So kung career to, negosyo, siguro nakipagsapalaran na kayo. No, kasi feeling ninyo parang wala naman nangyayari sa career nyo dyan eh. Kung ano man yung company yan, ano man dyan pinapasukan mo. Pwedeng hindi ka na rin, ano, hindi ka nag-grow, naiinip ka sa progress, o parang hindi umuusad yung career mo dun. Kaya pwedeng ano, nakipagsapalaran ka, and ang maganda no, nakahanap ka ng something na yun talaga yung magbibigay sa iyo ng success and happiness. Okay, Leo? Next is Virgo. Ito yung gabay mo, Virgo, kung kailan mo man mapanood itong reading na ito. Okay, so may nakikita ko dito pagbabalik, Virgo, no? So pwedeng may someone, asawa mo man to, jowa, pwedeng babalik uli. Or family member. And magiging buo uli kayo, masaya kayong family. Ayan. Okay, so pwedeng may celebration dito, four of wands. No? Pwedeng may okasyon or gathering. Ayan. Pwedeng may family event or event na pwedeng maraming tao, kasal, binyag, or kung ano mang isine-celebrate dito. Basta meron akong homecoming na nakikita dito, magiging masaya na uli, magiging buo na uli, kumpleto. No? So this is parang a happy ending. Yan, nakakita ko happy ending dito. May babalik eh, maliwanag eh, six of pens, okay? So, mag-ingat ka lang kasi you have the Three of Swords. This is something about betrayal. Baka may mga taong gusto mag-betray sa'yo. Mag-ingat ka rin kung ito ay health matter. This is something serious. O, pwede may kinalaman sa puso. Hindi ako doktor pero no lang, naisip ko lang. So, pwedeng health matter ito. No? Or any painful situation, isang mahirap or masakit na sitwasyon na tanggapin. Kumbaga, mahirap and masakit tanggapin. No? Ayan. Next is Libra. Ayan. Ito yung gabay mo, Libra. May air sign dito, Libra, kapareho mo. Gemini, Libra, or Aquarius na kapareho mo. Mm-hmm. So, Libra, nakikita ko dito, you have plans, no? Whether ikaw ay may plano na, ano, i-expand or palaguin itong negosyo mo or career. So, nakikita ko dito may growth.
may ano eh, may paglawak, may pagunlad. Nakikita kita dito na meron kang situation na ma-overcome. Mahahanapan mo ng ano eh, madidiskartehan mo, mahahanapan mo ng solution. So kung meron man challenge, problema, o hassle, nakikita ko dito libre na masosolve mo yung problem kasi makakahanap ka ng diskarte, makakaisip ka ng way, no? And someone or something from the past, you have 6 of cups. So this is happy, sa tingin ko this is happy na memories. So pwede may mga naaalala ka, no? Something from the past or someone, no? Family man to friend, jowa, or basta may mga happy memories na parang na ano, sisingit sa isip mo, no? So may mga memories dito. Meron ding party or celebration, 3 of cups. There is something to celebrate for. So kung ano man itong masayang kaganapan, may achievement ka man natanggap dito, or simpleng bonding, kita-kita, friends, family, nakikita ko dito na may ano, may gathering, may kasiyahan, no? May mga ipinag-celebrate kayo diyan. Okay, pwedeng mga BFF mo yan, no? Pwedeng matagal na kayo, pwedeng reunion eh. Family reunion man ito, mga kaibigan mo, or class reunion. Basta meron dito kasing parang from childhood pa. So, pwedeng kababata mo, baka umuwi, galing abroad, tapos kita kayo. Or kahit hindi siya galing abroad, no? Yung tipong matagal na kayong mga hindi nagkikita at magkikita kayo uli and magkakaroon kayong time na makapag-bonding. Okay? So, ayan. May mga travel ako nakikita dito. Or pwedeng may mga ibang opportunity sa inyo dito. Sa ibang company or ibang lugar or abroad. Okay? Yan. Next is Scorpio. Hello, Scorpio. Welcome dito sa iyong gabay. The Empress. May Sagittarius energy. Sagittarius or Taurus or Libra. Okay? May Venus energy dito. Mm-hmm. So, nakikita ko dito parang may mga nag-aagawan. Competition, Scorpio. Ayan. O, mukhang may mga kaagaw ka dito. Okay. So, nakikita ko dito, may abundance para sa'yo, Empress. So, nakikita ko, ito ay isang masagana. No? Masaganang timing. Kung itong araw na to or sa mga susunod man ito, Scorpio, asahan mo. May abundance. Okay. Ang nakikita ko dito, maraming mga grasya. Yun lang, para kasing may mga ano dito, hindi ko alam, may mga nag-iingitan ba rito, nakikipag-kompetensya sa'yo, nakikipag-agawan, sa parang may ganyang energy. Parang nakakainis kasi dito, marami naman ito, mukhang enough naman, pero parang may mga umaangal, nagre-reklamo, no? Nag-aagawan, parang ganyan, toxic na energy eh. So, nakikita ko, this is a period of recovery for you, temperance, healing, no? Kaya kung kailangan mo ng healing, or if may loved one ka na kailangan ng healing, recovery period, ito na yun. No? So, unti-unti nang nakakabawi uli, nakakabangon, nakaka-recover, no? Financial man ito, health or relationship. So, nakikita ko dito, is healing for you or your loved one. Tsaka yung tipong nakaano ka na, na nag-heal ka na doon sa past hurt, kung meron man, nagkaroon ka man ng ganyan.
Okay, pwede rin may pregnancy dito. Or motherhood, no? Ayan. Pwedeng ikaw as a mother or nanay mo or someone who is pregnant or about to be pregnant, kasi minsan kahit in advance lumalabas to eh. So, ayan. Pwedeng meron dito ano. May mga conflict dito. Five of Rods, bukod dun sa competition, sabihin mo na pwedeng may mga hassle, delay. No? May mga sagabal, epal. Tao man yan or sitwasyon. Three of Pentacles, wow, this is recognition. Pwede ba sa inyo makakatanggap kayo ng ano? Merit or papuri dyan sa ginagawa ninyo. Kasi ikaw ay mapapansin nila, boss mo man yan or kung sino man itong makakapansin sa'yo, makikita talaga yung effort to, pinaghirapan mo, ginalingan mo. So, makaka-receive ka ng ano, magandang feedback dito. No? Or award. No? Or promotion, kung iba sa inyo, baka mapansin nila, oh, magaling pala to. No? So, baka matuwa sa'yo. Increase yung salary mo or bigyan ka ng promotion. Sagittarius, ito yung gabay mo. Meron ka ditong Hangman and Strength card. Ayan. So, meron kang Leo energy. Merong delays dito, Sagittarius. Saan mo na yan? The Hangman. No? So, may mga time na it's better na huwag ka na munang tumuloy, palipas mo muna. Yan yung indication yan. So, whether may mga madidelay dito or mapopostpone, kumbaga postponement, hindi lang siya natuloy ngayong araw na ito, pwedeng sa ibang panahon na lang itutuloy. Okay, this is a period of rest or reassessment kung may mga bagay ka na dapat pause muna, stop muna, and then pag-isipan mo munang mabuti. Okay, sabi ko nga, pwedeng dapat, ano, baka magkailangan maghintay ka muna, pag-isipan mo, palipasin mo muna, no? So, yan. And, meron ka rin strength card, no? So, ibig sabihin, kailangan mong maging patient, no? Gamitin mo yung pasensya mo muna dito sa sitwasyon. Baka kasi nga may mga kailangan pagtiyagaan ka muna, no? Hintayin, no? Kasi ito eh. Kailangan mo muna maging patient kasi pwedeng may delay. Siguro ano man yung gusto mong mangyari, hindi pa uubra sa ngayon. Kaya siguro kailangan maging matatag ka, no? Kung kailan darating yung opportunity na yan. Okay. So may mga ano, may mga bagay dito na instead na magpadala ka sa bugso ng damdamin mo, eh mas maganda na kontrolin mo. Kontrolin mo na lang muna itong mga emotions mo. Okay? Meron ditong ano, yung pagko-control, pagtitiis, pagpipigil ng nararamdaman or yung mga urges, no? Basta nakikita ko dito, kailangan mo muna maghintay, maging patient. Kapit ka lang. Ayan, kapit ka lang. Tiis-tiis. Tiis-tiis muna. Kapit ka lang at huwag ka muna magi-give up. No? Sabi ko nga, pwedeng waiting period ito. Pwedeng tinetest din yung katatagan mo eh. Okay, so meron din kasi ditong something na dapat ipaubaya mo muna or i-sacrifice mo muna. Which is kailangan mo ng patience. Okay? Patience and tibay ng loob, no? Pero basta huwag ka bibitiw kasi pwedeng ito ay ano lang naman, na postpone, na delay lang. Pwedeng mangyari pa rin ito sa ibang araw, kung ano man itong minimithi mo or gusto mo mangyari. Patience lang kailangan mo dito and control, no? Tapos siguro kailangan maging wise ka sa pera habang naghihintay ka. Yun yung nakikita ko dito. No? So, ano mo muna, budgetin mo yung pera mo, maging wise ka sa paggastos habang
pera yung, baka kasi pera hinihintay mo or opportunity eh. Or job offer. Basta meron dito something na kailangan, ano, magtiis ka muna. Pero mag-hold on ka lang. Huwag kang huwag mong abandonahin yan. Huwag kang muna mag-give up. Okay, and yun nga. Protektahan mo ito or maging matipid ka muna right now. Pagdating naman dito kay Page of Swords, ayan, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius. So, nakikita ko dito, dapat mabilis ang ano eh. Mabilis ka mag-isip. No? Kailangan maagap ka, mabilis ka. Okay, may mga ano dito, may mga situation na kailangan makadiskarte ka, mabilis ka makaisip ng paraan, ayan. Okay? Or ikaw, pwedeng naghihintay ka ng big break. Yun na nga, kaya lang kasi meron ditong ano, kailangan mo munang maghintay. Ayan. So, this is, pwedeng this is an important na mensahe o impormasyon paparating sa iyo. Okay? Baka makareceive ka ng balita or impormasyon from someone na very important ngayon sa kalagayan mo. Next is Capricorn. Hello Capricorn, ito yung gabay mo. Okay, so may mga nakikita kong problema dito, Capricorn. Unang-una ito. No? Meron something dito, problem about financial. Or kung makaka-experience ka ng rejection, failure, sabihin na natin, pwedeng may failure, rejection, or problemang financial. Okay, someone na parang walang willing na tumulong sa kanya, kung sino man to nakakaranas ng ganitong difficulty, basta merong some kind of crisis or paghihirap na nararanasan, whether this is about financial or career or relationship, kasi pwedeng sa relationship. Nakikita ko walang cooperation dito. May conflict eh. Pwedeng may mga nagkakagulo, nag-aaway-away, hindi magkaintindihan, hindi magkasundo about something. Pwedeng may mga kontrabida, no? Yung mga tumututol. Okay? So, kung may kasalman dito, pwedeng may ganyan. Pwedeng hindi alam mo yun, pwedeng may problem about doon sa dalawang partido. So, dalawang side, sa in-laws tsaka sa family side. Pwedeng hindi nag-work or pwedeng may mga tumututol nga, sabi ko. So, whether this is business partnership or relationship, romantic, no? Pwedeng may mga hindi nag-work out dito between doon sa dalawang partido. Lalo na pagdating sa kasal at pwedeng may kinalaman din sa pregnancy. Okay? Pwede kasing buntis na eh bago ipakasal. So, meron ako nasi-sense dito na pwedeng ikakasal. Pero parang ano, hindi ko alam. Ayaw, meron bang partido dito na ayaw matuloy yung kasal, hindi pabor, no? And pwedeng iba dito, ano, buntis na kayo pero parang hindi, parang may energy dito na may buntis pero parang dinideny yung anak or ewan ko, hindi ina-acknowledge eh, hindi nire-recognize. Parang ganun. So, specific yan ha, pwedeng hindi lahat makarelate. Pero parang may napipick up akong ganun. So, mukhang may problem pagdating doon sa side ng jowa mo. Pwedeng hindi niya ina-accept ito. Pwedeng iniisip niya baka hindi kanya, kaya ayaw niyang panagutan. Or someone na hindi willing gampanan yung responsibility. Or ano, yun na nga. Or pwedeng magpapakasal naman kayo pero parang may kumukontra, no? Parang mga ganyan problema. Okay?
Aquarius, ito yung gabay mo. Uy, dalawang major cards. You have the Magician, the World. So, mukhang meron kang makukumpleto rito. Aquarius. Achievement to the World. Kung ano man ito, meron ditong something na patapos na. Congratulations. This is a positive card. At nakikita ko na merong magandang transformation para sa iyo, the Magician. So, magagandang changes ito. Ayan. O, meron ng mga matatapos dito. May nabuo ka na, nakompleto, na-accomplish dito sa The World card ko. Alam mo yung tinutukoy dyan. And, merong magandang pagbabago sa'yo. So, sa career mo man to or overall na kabuhayan mo, no, nakikita ko na merong magandang paparating na pagbabago sa'yo with the Magician. Pwedeng iba meron kayong sisimulan, no? May bago kayong sisimulan and magiging maganda yung comeback nyo rito kung nagbabalik kayo dyan, no? So nakikita ko dito is achievement and success para sa iyo at magandang pagbabago. Sabihin na natin improvement sa sitwasyon mo yan. Oh, finally, makakaano na kayo eh. Back na kayo doon sa flow. Kung naging stagnant man kayo dito sa Eight of Swords, no, kung natenga kayo na matagal diyan. And dati limitado yung kilos ninyo, pwedeng wala kayong pera or hindi pa uubra, pero ngayon nakikita ko na magagawa nyo na yung gusto ninyong baguhin, transformation dito sa buhay nyo, situation ninyo. So, positive change ito. No? Kaya nga, kung ikaw ay experiencing na parang as if pag-give up ka na wag, o yun yung indication ng Nine of Rods. So, kung may hinihintay ka, habaan mo lang yung pasensya mo. Kasi darating yan sa tamang oras. Minsan kung kailan pa-quit ka na, dun darating eh. Kaya wag kang mag-quit dito. Kung iniisip mo na na tinatamad ka na or nawawalan ka na ng kumpiyansa, wag kang mag-give up basta-basta. Kasi darating at darating yung perfect timing ng magandang pagbabago or improvement para sa iyo. Okay, Aquarius. Move na tayo kay last but not least is si Pisces. Yan. Hello Pisces, welcome dito sa iyong gabay. So, mukhang juggling act ka rito, Pisces. No, pinipilit mong kayanin gawin. Meron kang dalawang roles na ginagampanan dito. Nagmumultitask ka. Tinatry mong kayanin kung ano man ito. Tinatry mong gawin ng sabay. So, whether pagiging pwedeng two jobs or pwedeng obligation mo sa trabaho and obligation mo sa anak mo or family. Basta meron ditong something na kailangan ma-maintain mo ito pareho. And pwedeng nag-i-struggle ka, nahihirapan ka. No? Pwedeng sa ngayon, kinakaya mo, pero hindi mo alam hanggang kailan mo kakayanin. No? Hanggang kailan mo madja-juggling acto. No? Okay. I can see you also na you are holding on to something na matindi yung kapit mo dito, ayaw mo pa rin mag-give up, bitiwan. No,
Oh, matindi pa rin yung attachment mo dito. Pwedeng iba matinding attachment ninyo sa pera. Oo. To the point na pwedeng yung iba dito nagiging greedy. Pwedeng yung iba naman nag-hold on kayo dito kasi kailangan nyo ng dalawang job. No, hindi ko alam. Basta related siya sa pera eh. Kumbaga kung pwedeng hindi nyo bitiwan yung isa, parang kung kakayanin nyo, hindi nyo nalang ibi... Kung pwedeng wala kayong i-give up, no? So, yun yung gagawin ninyo. No? So, yan. Pwedeng this is something about money. Meron ghosting dito. Meron 5 of pence dito. Alam mo kung sino man itong umalis? Mukhang babalik din siya sa'yo. Ayan. Iniwan ka man neto, tinalikuran ka, ginost ka, pinagpalit ka sa iba. Nakikita ko, one day, babalik at babalik din sa'yo yan. Ayan o. Okay? Or, kung hindi naman ito about a person, relationship, pwedeng yung iba nakakaranas kayo ng financial problem na nahihirapan kayo, huwag kayong mag-alala, this is temporary. Magiging stable uli yung kabuhayan ninyo, yung pagdating sa pamilya nyo, negosyo ninyo, pera nyo man yan or career. Kung dumaan kayo sa crisis, babalik din yan sa normal. Makakabawi at makakabangon pa rin kayo with the 4 of rods. Okay? So, ngayon, pwedeng hirap ka. No? Huwag kang ma-despair kasi hindi ito permanent. No? Nakikita ko na manunumbalik sa dati. Yung relationship, yung buhay mo, negosyo mo, or career mo. Na tumabingi, tumagilid. Okay? So, yan. Thank you so much, everyone. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care and God bless.